Magandang araw po sa inyo guys. Ang ituturo ko ngayon, yung 3-motor sequence operation for water treatment factory. Dati, nung nasa Pinas pa ako, mayroon kaming water treatment doon. Yung tubig na galing sa production, sinasala yun. Pupunta doon sa isang tangke, tapos ipurified. Pagkatapos nun, lilipat naman sa isang tangke, sa second stage, ipipurified naman. Tapos lilipat naman sa pangatlong tangke, ipipurified naman. Tapos isusupply na ulit sa production pag malinis na yung tubig. So mayroon tayong tatlong motor dito na pump 1, M1, ito na yung pump 1 natin, isa. M2, pump 2 natin na motor. M3, pump 3 natin na motor. Bali, tatlong stage yun guys, ang ginamit natin, no? Tatlong stage. Tatlong stage yung sa water treatment. So, kailangan natin ng tatlong pump. Ang operation nito guys ay sequence operation. Pag under nitong M1, itatransfer niya yung tubig dito sa M2. Pagkatapos sa M2, itatransfer niya yung tubig sa M3. Ganun ang sequence operation niya guys. So, bago natin umpisahan ng diagram, alamin muna natin ang device na ating ginamit. Itong M1 at saka M2 at saka M3, ito na yung magnetic contactor natin, no? Dapat ang ating gagamitin na magnetic contactor, yung mayroong normally open at normally closed sa bawat gilid, no? Tapos ito namang T1, T2, T3, ito na yung on delay timer, 8 pins ang ating ginamit. Lagi nating tandaan na on delay timer ang ating ginamit dito. Tapos ito naman guys, ito yung selector switch natin, no? Single pole, single throw. Yun ang ginamit natin para ma-perform natin ang diagram na ito guys. Baka naman mayroong magtatanong ha, sir, saan naman ito pwede gagamitin yung diagram? Gaya ng sinabi ko kanina, sa water treatment factory ito. Ito yung nakita ko doon dati nung nagtatrabaho pa ako sa Pinas. Bali, pagbagsak ng tubig doon sa tangke niya, sa storage ng tubig, ngayon, ipupurified yun. After mapurified, hihigupin ang pump 1 natin, itong M1. Ibabato naman niya dito sa M2. Pagkatapos niyan, ipupurified naman doon. Pagkatapos mapurified, ngayon, ibabato naman ng M2 natin, yung pump 2, sa stage 3, no? Ipupurified naman doon. After mapurified, ibabato ngayon sa production. Yun ang stage nito, guys. Ito yung sa control circuit natin, ha. To 20 volts ang ating ginamit. Lagi nating tatandaan, guys, lalo na sa mga baguhan, na ang control circuit natin, ang connection nito ay magkaiba sa power circuit, no? Kung saan nakakabit yung tatlong motor natin. Pagsabihin kasing control circuit, lahat ay control lang ang nakakabit doon. So ngayon guys, ating pag-aralan ng diagram ngayon, no? Ang function nito. Kung lagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pagpihitin natin tong selector switch, magko-close ang contact nito guys, no? Gaganon ito. Ngayon ang kuryente guys, dadaloy dito, no? Unang gumana ngayon ang M1, no? At saka timer 1, no? Ngayon ang timer natin, mayroon tong seconds, minutes at saka hours, no? Ilagay natin to sa 30 minutes. 30 minutes natin ilagay to, no? Ngayon gagana ang pump 1 sa 30 minutes, no? Pagkatapos ng 30 minutes, i-close to ng timer natin, no? I-close ng timer natin. Ngayon, ang kuryente, dadaloy din dito, no? Gumana ngayon ang M2 natin at saka timer 2, no? Dahil gumana yung M2 natin, i-close to ng M2 natin, no? Ngayon, guys, i-open naman to ng M2 natin. Ito kasi yung normally close ng M2 natin, no? I-open niya. Ngayon, mamamatay itong M1 natin at saka timer 1, no? Pagpatay ng timer 1, guys, i-open to ng timer 1 natin. So ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito. Dito, hindi na, no? Dahil namatay na yung M1 at saka timer 1 natin. Dito, dadaloy ngayon ang kuryente natin, no?
Gumana ngayon ang M2 at saka timer 2. Ngayon guys, after 30 minutes, i-close naman to ng timer 2 natin, no? Pag-close ng timer 2, ang kuryente ngayon dadaloy din dito, no? Gumana ngayon ang M3 natin. Paggana ng M3 natin, guys, i-open to ng M3 natin, no? I-open to. Pag-open yan, guys, automatic ngayon, mamamatay itong M2 natin. Pagpatay ng M2, i-open to ng M2, i-close naman to ng M2 natin, no? Dahil namatay na yung M2 natin. Ngayon, dahil gumana ang M3 natin, i-close to ng M3, i-open naman dito ng M3 natin, no? So ngayon, hindi pa rin gumana ang M1 natin at saka timer 1. Dito naman, dahil gumana ang M3, mag-o-open ito, mamamatay din ang M2 natin at saka timer 2 natin. Pagpatay ng timer 2, guys, i-open to ng timer 2 natin, no? Open niya. So ngayon, ang kuryente ngayon, hindi pa rin gumana ang M1 at saka M2, no, dahil putol. Dito naman, putol na rin. Ang kuryente ngayon, tumawid dito, no? Gumana ngayon ang M3 natin at saka timer 3 natin, no? Dahil dito tumawid ang kuryente, oh. Ngayon, guys, after 30 minutes naman, i-open to ng timer 3 natin, no? Pag-open ng timer 3, automatic ngayon, mamamatay ang M3 at saka timer 3 natin, no? Pagpatay nitong M3, mag-o-open to sa M3 natin, no? Mag-o-open ito. Magko-close naman ito, guys, no? Close naman ito. Tapos ngayon, guys, dahil namatay na ito, itong timer 3 natin, babalik to sa close position, no? Dahil ito yung normally close ng timer 3 natin. So ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Dahil namatay na pala itong M3 natin, i-close din pala ito ng M3. Ganun ang operation niya, guys, pabalik-balik lang. Ngayon, gumana na naman ang M1 at saka timer 1 natin. Sequence operation kasi siya, eh. Sunod-sunod. After M1, M2, M3. Tapos M1 naman, M2, M3. Ganun ang ano niya, no? After 30 minutes naman, i-close to. Gumana naman ang M2 at saka timer 2. After 30 minutes naman, tapos mamamatay naman ito, no? After 30 minutes naman, i-close naman to ng timer 2. Gumana naman ng M3, i-open to ng M3, mamamatay din ito, no? Kasi mag-open to. Ganun ang operation niya, guys, no? Ngayon, ito na yung diagram niya. Pwede nyo nang kunin. Halimbawa ngayon, pag gumagana siya, guys, pag i-off natin itong selector switch, mag-o-off to lahat, no? Kasi mag-open ang contact nito. Gaganon kasi ito, guys. So, pag ganon, guys, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Hindi na siya masusuplayan. So, mamamatay siya lahat, no? Ito na yung diagram niya. Pwede nyo nang kunin para pag-practisan nyo rin sa bahay. Itong timer natin, guys, depende to sa setting natin, ha? Kung gusto nyo ng isang oras, pwede rin. O dalawang oras, pwede rin. Bumili kayo ng timer na mayroon siyang setting na seconds, minutes, at saka hours. Ngayon sa power circuit naman, kung ang ating motor ay 380 volts o di kaya 440 volts, ito na yung diagram naman niya, no? Ngayon, paglagyan natin to ng power supply, ang line 1, line 2, at saka line 3, pag-i-on natin tong circuit breaker. Ngayon, pag gumana tong M1, magko-close ang contact nito, no? Mag-close ang contact niyan. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang three-phase motor natin, ang pump 1. Ito kasi yung pump 1 natin, no? Gumana siya, no? Pag mamatay naman itong M1 natin, mag-o-open ang contact nito sa contactor. Pag-open yan, automatic ngayon, mamamatay ang three-phase motor natin, no? Dahil nag-open ang contact niya. Ngayon, guys, pag gumana naman itong M2, ito na yung M2 natin, no? Yung contact sa contactor natin na M2. Ngayon, magko-close naman ito, guys, no? Magko-close ito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Kung makikita natin. So, gumana ngayon ang pump motor 2 natin, no?
ito siya, gumana ngayon. Ngayon, pag mamatay naman ito, mag-o-open ang contact nito, no? So ngayon, mamamatay din tong three-phase motor natin dahil ang kuryente hanggang dito na lang, no? Hindi na makadaloy dito dahil putol na. Ngayon, pag gumana naman itong M3, magko-close naman ang contact nito, guys, no? Mag-close ito. Ang kuryente ngayon, dadaloy din dito, no? Gaganon siya. Gumana ngayon ang pump 3 natin or M3, no? Pag mamatay naman itong M3 natin, mag-o-open ang contact nito. Gaganon siya, guys, no? So ngayon, mamamatay ngayon ang pump motor natin na 3-phase sa M3 natin, no? Dahil ang kuryente hanggang dito na lang, hindi na makadaloy sa motor. Sana guys, mayroong natutunan ang mga baguhan sa diagram na ito. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.